ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Matapos magsalita si Jesus, inanyayahan siya ng isang Pariseo na kumain sa bahay nito. Pumasok siya at dumulog sa hapag. At nagtaka ang Pariseo nang makitang hindi muna siya naghugas ng kamay bago kumain. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, ugali niyong linisin ang labas ng mga baso at pinggan, pero nag-uumapaw naman ng kasakiman at kasamaan ang inyong loob. Mga hangal, hindi ba't may gawa ng labas ang siya ring may gawa ng loob? Pero naglilimos lamang kayo at sa akala niyo ay malinis na ang lahat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Matapos magsalita si Jesus, inanyayahan siya ng isang Pariseo na kumain sa bahay nito. Pumasok siya at dumulog sa hapag. Pinaunlakan ni Jesus ang mga paanyaya sa kanya ng mga tao na makisalo sa mga piging, maging ang paanyaya mula sa mga Pariseo, bagamat hindi nagtitiwala ang mga ito sa kanya. Hindi sila tinalikuran ni Jesus sa halip nakipag-ugnayan siya sa kanila. Hinikayat ni Jesus ang mga tao na makinig sa mga itinuturo ng mga Pariseo dahil sila ang nagmana ng tungkulin ni Moises bilang mga tagapagturo ng batas. Gayunpaman, binalaan ni Jesus ang mga tao na huwag tularan ang masama nilang mga gawi. Kilala ng mga Pariseo sa ugali nilang labis na pagiging metikuloso o pagkilatis maging sa mga maliliit na bagay. Lubhang malaga para sa kanila ang tungkuling ginagampanan nila sa lipunan bilang mga pinuno sa pagpapatupad ng batas. Mas binibigyang halaga nila ang mga alituntuning kanilang ipinapatupad sa halip na pagtuunan ng pansin ang diwa ng batas. Sa panig ni Jesus, binibigyan niya ng higit na pagpapahalaga kung ano ang nasa kalooban ng tao at hindi ang nakikita sa panlabas na anyo. Lubhang kinikilati sa mga Pariseo ang literal na pagtupad na isinasaad ng batas, gaya halimbawa ng paghuhugas ng kamay bago kumain. Maingat na maingat ang mga Pariseo sa paghuhugas ng mga kamay bago dumulog sa mesa at hinusgahan nila si Jesus dahil hindi niya ginawa ang tamang paghuhugas ng kamay bago kumain. Dahil sa makasariling pagtupad ng mga Pariseo sa batas, nais ipanukala ni Jesus ang paglilimos bilang lunas sa mga pagkukunwari ng mga Pariseo sa mga detalye ng batas. Sa pagbibigay ng limos sa kapwa-tao, nililimot ng nagbibigay ang kanyang sarili at kinikilala niya ang kapwa-tao na naghihikahos, nagugutom at nagdurusa. Pagsasagawa. Hindi nangatwiran si Jesus sa Pariseo nag-aanyaya sa kanya dahil batid niya ang kanyang pagkilos ay naayon sa katotohanan at hindi nakabatay sa idinidikta ng tao.